excited na po tayong makinig ng salita ng Panginoon. Kaya inaanyayahan ko po na tumayo tayong lahat as we welcome yung ating pong tatay sa New Life Tondo. Walang iba kundi si Pastor Herbie Castillo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hindi po. Pwede ba bago tayo umupo, apiran mo naman yung katabi mo. Ayan, makakaupo na tayong lahat. Amen. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang ikaw ang nandyan. Kasi yung nakaraan, di niya yata gusto yung katabi niya. Buti na lang siya ngayon. But anyway, God is good. Luma na yan eh. Huwag naman all the time. Sabihin nyo nga, sobra-sobra. God is good. Sobra-sobra. Amen? Sobra-sobra po talaga. To a point na kung minsan, hindi ka na nga mabait, mabait pa rin ng Diyos. Amen. Hindi ka na nga tapat, tapat pa rin ng Diyos. Amen. Hindi na nga tayo kung minsan nakakaalala o naiisip siya. Pero si Lord, lagi tayong iniisip. Hindi kailanman tayo kinalimutan o tinalikuran ng Panginoon. Kaya doon ko naiisip na talagang ang Diyos sobra-sobra ang kabutihan sa atin. Na pwede naman siyang magtampo sa atin eh. Sa mga pangakong pinako natin, sa mga salita na hindi naman natin tinupad, sa mga bagay na huwag natin, hindi pinagagawa sa atin, ginagawa natin, tapos yung bagay naman na ayaw ng Diyos na gawin natin, yun ang ginagawa natin. Pero the Lord still remain faithful. Kaya pag iniisip ko kung minsan, kung ako ang Diyos, hindi ko kaya. Hindi magkasya sa isip ko eh. Kung paano mo mapapatawad ang tao na nananadya, di ba kayo lang, give up na kayo pag sinasadya yung pananakit sa'yo eh. Pag inulit na isang beses, pangalawa, pangatlo, parang napupuno ka rin eh. So have you imagined, ilang beses nating inulit-ulit yung ating mga pananadya, intentional, ilang beses nating talagang... Yung alam mo namang na mali, pero we still doing it. Pero si Lord, He never changed His mind. Wala tayong nagawa na nagbago siya. Wala tayong hindi ginawa na nagbago siya. Ganun ka-fix si Lord. Ganun siya ka-stable. Kaya ang Bible sabi, the Lord loves us unconditionally. Hindi emotionally. Kasi pag mahal mo ang tao based on emotions, ups and down, parang lagnat, tataas, baba, depende lang sa nararamdaman mo. But God loves us unconditionally. Ibig sabihin, nakabase yung pagmamahal niya kung sino siya, hindi kung sino ka. Nakabase yung provisions niya kung sino siya, hindi kung gano'n tayo kasi pagkabait. Yun ang difference natin sa Diyos. Kaya in the book of Numbers, sabi doon, God is not a man that he should lie, nor the son of man, nor that he will change his mind. Hindi siya katulad nating nagbabago. Sa ating konting kibot, pag hindi mo na pinakita yung katapatan, ikaw din, gaganti ka. Kaya the worst thing for the Christians, actually, alam nyo, yung gumante. That's why the Lord gave us a word that vengeance is mine. Si Lord, He never taught us or encouraged us. Kahit kailan di tayo in-encourage ng Panginoon, sige, gantihan mo. Actually, in the Old Testament, where the Holy Spirit was not yet given and Christ was not yet crucified, ang sinasabi, eye for an eye, tooth for a tooth. Kumbaga, kung ano yung ginawa mo, buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. You do good, then you get good. But when you do bad, you get bad. Pero pagdating kay Lord, who is the perfect representation, image of the invisible God, sabi ng Panginoon, when they slap you on the right, give your left. When they told you na buhatin ng isang milya, sabihin mo, dalawang milya pa. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? The Lord is just teaching us, how are we going to live fully our life? Kaya pala, sabi niya, when I came, I don't came, nung dumating si Lord, John 10:10, hindi siya, indeed, ang dala niya, formula, steps, religion, tradition, sabi niya, ang dala niya, buhay. At hindi basta buhay. Eh, pero buhay na naman yung mga tao nun eh. Pero what he is talking to, alam niyo kung ano? Yung thinking na pagdating ni Lord, yung buhay na iniisip nilang yun na yung life, there is much more better than that. Ang sinasabi ni Lord, I have come to give you life and make it more abundantly. Ang abundant na buhay, alam niyo kung ano? Yung kahit may pera, masaya. Lalo kahit walang pera, masaya pa rin. Yung buhay ba na hindi ka nakadepende sa kung anong binibigay ng buhay sa'yo, kundi yung buhay mo si Kristo mismo.
Alam nyo, ibig sabihin, medyo lala, kunwari, nasa Bible school kayo, ha? May sinabi si Lord sa John 14:6, I have, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man comes through the Father except through me. Alam niyo yung word na come, merong mas proper translations. Hindi sabi, nobody comes to the Father except through Him. Kasi lalabas tuloy, sabi ng mga pilosopo, paano yung mga pinanganak nang wala pa si Kristo? Paano na may mga pinanganak na talagang totally hindi nakilala si Kristo? And then a translation reveal na much better, instead of no man comes to the Father except through me, yung word na come, ang totoong meaning niya sa Greek, no one understand the Father. So kung may talagang nakaintindi sa Diyos, walang iba kundi si Lord. Kung meron talagang nakakaunawa, paano niya ire-represent ang Ama sa mga tao? Walang iba kundi si Lord Jesus. So tignan niyo ngayon sa Bible, paano ni-represent ni Lord yung Ama pagdating sa mga prostitutes, pagdating sa mga tax collector, pagdating sa mga terorista, pagdating sa mga murderer, pagdating sa mga liar, pagdating sa mga sinners. How God represents the Father sa mga taong nabubuhay. And minsan Christianity brought a lot of pain kuminsan sa buhay ng maraming tao. Na instead na magpalaya, nagbigay ng pain. Why? Because there are some people are really good in condemning people. Ang galing-galing nilang mag-condemn. Magsabi, magmalinis, na akala mo hindi siya nagkakamali. And it caused pain to churches. Pain. Kaya maraming churches hindi nag-grow. Why? Because instead of represents Jesus well, nagiging mas judgmental pa kay Jesus eh. Si Jesus, alam niyo kung anong bagay gustong-gusto ko sa kanya, hindi siya judgmental. Hindi siya judgmental. He is actually a savior until now, kung minsan masaklap ang mga judge, yung mga Christians. Pag-usapan natin ngayon, para mas maintindihan nyo, kasi may tinatawag na habits. Yung habit, yan yung bisyo actually. Kasi ang isang bagay na ulit-ulit mong ginagawa, bisyo yun eh. At ang bisyo, by the way, hindi lang droga, hindi lang alak, hindi lang yosi. Ang bisyo, yung bagay na part na ng sistema mo. Pagkagising mo, yun ang nasa isip mo. Kumbaga yung araw ng parang hindi mo makakumpleto yung araw pag wala yun, vices yun. Habits yun that already went in through you. Pumasok na sa'yo na para bang nasanay ka na eh. Bisyo mo na siya actually. Whether games, whether watching, whether eating, whether whatever it is, spending, shopping, lahat ng bagay na naiirita ka na pag hindi mo nagagawa, bisyo yun. Kaya naisip ko, turuan kayo ng isang magandang bisyo. Ang title ng message natin, kung magbibisyo ka rin lang, ito na lang. Sabay-sabay tayo. Basahin nga natin title natin. Let's talk about spiritual habits. Yung bang may pakinabang. Kumbaga, kung gagawin mo ito ng tuloy-tuloy, ang ends up nito, you will experience breakthrough. Alam niyo ba yung breakthrough? Yung breakthrough, halimbawa, may pader. Kailangan mong ma-break yan for you to go through. May mga nakaharang eh. So, ang breakthrough, whatever it is na humaharang sa'yo, whether pride, whether literal wall, whether limitations, whether shortcomings, or people, or situation, or finances, or health, lahat ng bagay na pipigil sa'yo para hindi mo magawa yung gusto mong gawin, ang kailangan mo doon, breakthrough. Ngayon, may mga tao hindi maka-breakthrough kasi lagi silang umaatras. May tinatawag na setback. Sabi nyo nga setback. Ang opposite naman ng breakthrough, yung pag-atras mo. Hindi mo na nga pinupush yung limitations, hindi mo na nga sinasagad talaga yung ability, grace ng Lord sa buhay mo, umatras ka pa. Imbis na dapat pa-move on ka na, pasulong ka na, pa-getting better ka na, para sa breakthrough, magtuloy-tuloy na ang nangyari, umaatras ka pa, may setbacks pa. Minsan maintindihan ko, kaya naman yung iba umatras, bumagal bigla, huminto bigla, ang dahilan, pain. Eh, nasaktan eh. Nasaktan financially, nasaktan physically, nasaktan emotionally, nasaktan mentally. Kaya may mga tao, alam nyo, nag-i-slow down because of pain. Na dapat tuloy-tuloy na, pero dahil nasaktan siya, huminto siya, bumagal siya. Hindi pa naman umaayaw, hindi pa naman nagkukwit. Kaya lang,
pain causes them to slow down. Kaya ito ngayon yung gusto kong i-uproot, yung bang alamin, ilabas sa inyo ano talaga yung purpose nun. Kasi number one, disclaimer lang ho, hindi si Lord ang nagdahilan, ang cause ng pain mo. Hindi, kasi kung ang Diyos ang dahilan ng pain mo, kanino ka pa magdadasal? Siya naman pala yung author nun. Hindi ang Diyos ang author ng sakit. Hindi ang Diyos ang author ng brokenness. Lalong hindi ng death. I have come to give life. Hindi naman I have come to give death eh. So kanino ka pa magdadasal kung papaniwalaan mong sa Diyos galing yung sakit na nararanasan mo? Natural, wala na. So burahin mo sa isip mo yun. Pero may gagamitin si Lord na pamamaraan kung naranasan mo yung pain, sabi mo nga sa katabi mo, nandiyan na yan. Nangyari na eh. Nangyari na, anong gagawin natin? Di mo naman mababalik. Kaya nga, di ba, may kanta kung maibabalik ko lang. Eh, kaso hindi nga eh. Hindi nga natin maibabalik eh. Pero ito ngayon, I read a verse, powerful verse, 20 verse 30 ng Proverbs. Tingnan yung sabi ni Solomon, na-discover niya. Sometimes, it takes painful experience to make us change our ways. Kung hindi ka pa nasaktan, hindi ka nagbago eh. May mga tao, alam nyo, nung masaktan, dun naging better. Nung masaktan, dun natuto. Nung masaktan, dun umayos. Nung masaktan, dun niya nakita, na-realize, nag-matured. Mas lalong after that, sinabi niya, now I know. Okay na ako kasi nasaktan siya eh. Kaya lang, di nyo naman kailangan masaktan para matuto. Di nyo man kailangan mo nang masaktan ka muna before you realize, I need to learn this. So you don't need to learn it in a hard way. Minsan lang talaga, masakit. Ngayon, kung nagkulang nasaktan kayo, hahanapin na lang natin, what changes you? How do we know if we are about to experience breakthrough? Magandang tanong yan. Pastor, paano ko ba malalaman na malapit na kami sa breakthrough? Yan, paano natin malalaman? Una, pagka kayo in pain, tandaan nyo ito, God uses our pain para i-prepare ka for breakthrough. Kung nasasaktan kayo ngayon, mag-rejoice ka na kasi malapit ka na sa breakthrough. Walang pinagkaiba yan sa samaga ng kamay. Kumbaga, yung pader na sinuntok mo ng sinuntok ng sinuntok, babagsak na rin yan. Kasi masakit na kamay mo eh. Unti-unti na yan. Pangalawang ginagamit ni Lord, confusions. God uses our confusion to prepare us for breakthrough. Yung kung kailan ka litong-lito, ano ba gagawin ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ibig sabihin, you are now at the end of your rope. You are now at the end of your strength. You are now actually at the end of yourself. Then wala ka ng ibang aasahan, kundi ang Diyos. Malapit ka na sa breakthrough mo. Iba naman, kahit hindi pa makita yung breakthrough, umaasa pa rin siya sa sarili niya. Tumitingin pa rin siya sa tao. Dapat kay Lord na. Alam niyo pa ginagamit ni Lord? God uses our overwhelming situations to prepare us for breakthrough. Minsan, ang inaano ni Lord, yung mga overwhelming, yung talagang patong-patong, na talagang di mo na alam saan magsisimula, paano tatapusin, saan pupunta, anong mangyayari. Gagamitin ni Lord yun, yung mga moment na yun. And finally, God uses also our lack of resources to prepare us for breakthrough. Ang dami kong nakitang mga tao na na-close yung deal pero alam nila sa sarili nila na kulang yung kanilang resources. Mga tao na alam nila na nakapagpagawa kanina lang yung guest speaker natin sa first service, nakapagpatayo ng church millions worth. At itong mga taong ito, nag-step lang in faith. Lack of resources. Wala sila. Tayo na lang dito. Look the beautiful church building that we have right now. Nung binubuo natin ito, wala tayong resources, pero yun ang naging breakthrough natin. Ito nga, sa December 15, gagastos tayo sa Thanksgiving ng milyon para pakainan ng 3,000 tao, magrenta ng generator, magrenta ng LED wall, ng stages, na kung ano-ano pang lahat, para lang i-bless yung mga tao ng mga gifts. Ang problema, wala tayong resources. Pero meron tayong source, ang Panginoon. Kaya malapit na tayo sa breakthrough. Kaya di ako natatakot. Why? I preach what I do, what I know, and what I know, I believe. Pinipreach ko yung alam ko, at yung alam ko, yun yung pinapaniwalaan ko. Last, God uses our personal struggle in health to prepare us for breakthrough. Kung kailan ka pa, kung minsan nagkasakit, dun mo pa na-realize. Kasi nagkaroon ka ng pahinga.
Yung bang dati distracted ka, ang dami mong ganap, ang dami mong schedule, ang dami mong pinagkakaabalahan, pero nung magkasakit ka, napirmi ka. Then suddenly, dun nagkaroon ng time for you to realize what are the things that I need to adjust, ano yung mga kailangan gawin. Nagkaroon ka ng moment, particular time kay Lord. Kumbaga sabi ni Lord, nasolo din kita. Ganun ginawa niya kay Moses eh. Nung time na general siya sa Egypt, hindi masolo-solo ni Lord eh. Eh di nung nandun na siya, nagpapastor, sabi ni Lord, after 40 years, nasolo din kita. Suddenly, nagkaroon ng moment, then an audible voice from a burning bush, then that caused him to become the deliverer. Nag-cause ng breakthrough sa kanya. Pero lahat ng breakthrough magsisimula when we seek God in prayer. Dapat naghahanap tayo sa kanya. By the way, when we pray, come on, look at me. Pag kayo nagdadasal, hindi para baguhin ng Diyos. Pag tayo nagdadasal, para baguhin tayo ng Diyos. Kasi you cannot change God. Baka kala sa dasal natin, mamumove natin si Lord, magagalaw natin o mababago natin yung puso niya. No. No. Ang binabago ni Lord una, yung puso mo pag nagpe-pray ka. Ang binabago ni Lord una, yung pananaw mo pag nagpe-pray ka. Ang binabago ni Lord nung una, yung pagdududa mo pag nagpe-pray ka. Kaya may breakthrough because we want to seek God in prayer. Alam niyo, nung si David, sobrang distress, sobrang hindi niya na alam ang gagawin niya, kulong sa kuweba, papatayin siya, napapalibutan siya ng mga tao. Yung tipong kailangan niyang ilabas lahat ng laway niya, patuluin niya sa balbas niya, para mapagkamaran lang siyang baliw, huwag siyang patayin. Kasi isang sumpa ang pumatay sa baliw nung time na yon. Ganon ka-distress. Ganon ka-worse. Ano sabi ni David? Psalm 77 verse 2. When I was in distress, I sought the Lord. Every night, I stretched out my hands in prayer to Him. Ang ginawa ni David, alam niyo, hindi niya alam gagawin niya, gabi-gabi, nagsusumbong sa Diyos. Natanda ako, meron nung ino eh, hindi ko lang sinusunod pa eh. Meron akong dating dapat librong gagawin. Na isa sa mga libro, may chapter doon, ang title actually nung libro, Ang Pagbubuntis ni Adan sa Tundo. May isang chapter doon, na hanggang ngayon, naging chapter na lang, hindi na nangyari. Ang title isang chapter, Mga Unang May Bukol. Yung bang, kung magkakabukol lang yung unang, kakasuntok mo, kakaiyak mo. Dahil sinusuntok mo, ba't nangyari yun? Bakit ganito? Bukol-bukol na yung unan. Sa lahat ng sama ng loob na wala kang ibang mapaglabasan, hindi ang asawa mo, hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo, hindi ang kahit na sino, yung palang pwede mo lang pagsabihin na totoong-totoong makakatulong sa iyo ang Diyos. That's why si David, sabi niya, every night, I stretch out my hands in prayer to Him. Yung bang kasi alam mo, napakabait ng Diyos, dun ka magsusumbong. Kasi alam mo, maiintindihan ka ng Diyos, doon ka magbubulalas ng sama ng loob. The opposite of breakthrough, sabi ko kanina, setbacks. Kung nandun na kayo sa point na talagang malapit ka na, na bumigay sa health, yung pinagbabangit kong confusions, overwhelming situations, at tantya mong malapit, huwag ka nang umatras. Huwag ka nang umatras. The Lord already brought you this far. Ang layo nang narating natin. Aatras ka pa ba? Susuko ka pa ba? Ang layo-layo nang tingnan niyo yung nangyari sa inyo from the past. Ano yung mga success? Ano yung mga nangyari na mga nakayanan mo? Ngayon, sabi mo nga sa katabi mo, ngayon ka pa ba naman susuko? Sa bunutan mo nga, ngayon ka pa ba? Hindi, wag na. Sa bunutan. Ngayon pa ba naman kayo susuko? Ang layo na. Ibig sabihin, if you're not moving forward, you're stagnant or stuck. Pag di kayo nagde-decide na, sige na, kahit kinakaladkad ko yung pa ako, dediretso pa rin ako. Kahit na hindi ko nakakapa-kapa ako sa dilim, at least gumagalaw ako. Yung iba, pag nasa dilim, stuck. Ano na, ang gawin mo, kahit maliliit ba, kung may matatamaan ka man, at least gumagalaw ka. Kasi pag nag-stay ka, alam yung mangyayari. Sa gitna ng dilim, nag-stay kayo, hindi kayo gumagalaw, lalo kayong matatakot. Kasi walang gumagalaw, so baka inisip mo na ako, may gagalaw. Kaya pag nasa kadiliman kayo, alam nyo kung anong gawin? Kayo na mismo yung unti-unting gumalaw. Well, kasi kung hindi, darkness will try to move, to sink in you. Kaya kailangan gumagalaw. Maring nasa dead end tayo minsan. Sa progress sa life, sa family, sa career, sa business, sa ministry. Pero, lahat naman tayo dadating sa ganyan. Lahat tayo. Everybody needs breakthrough.
Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mo ng breakthrough. Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi, come on, look at me. Yung breakthrough kasi, i-unlock. I-unlock niya yung power for you to make a radical change. Pagka kasi kayo nagka-breakthrough, may power kayo to change yourself and other people. Pag may breakthrough kayo, magagawa mong i-bless yung ibang tao. Pag may breakthrough kayo, magagawa niyong mabago yung ibang tao. Not yung kalooban, pero at least yung araw niya, yung mood niya, yung mga moment na yon, yung support na ito, yung kulang dito, yung wala dito, because of breakthrough. So when you pray for breakthrough, alam niyo kung anong prayer? Lord, you need to change this. Ituro mo, i-blame mo kay God. Lord, kailangan mong baguhin itong bahay na ito, itong community na ito, itong taong ito. That's why we are asking for breakthrough. Huwag kayong, Lord, kailangan namin ng breakthrough. Gusto ko ng bagong kotse. Kaya minsan, yung breakthrough, nadaaantala. Kasi meron pang mas malalim na dahilan sa breakthrough. Amen? Amen? Let me tell you, ito yung apat na breakthrough na kailangan mo. Four different kinds of breakthrough you need. Number one, financial breakthrough. Sa totoo lang tayo, kailangan nyo ng pera. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ko ng pera, penge. Kailangan natin yan. Sa totoo lang, huwag kayong magpaka-plastic. Huwag kayong iba nagpapanggap pa. Sabi ng mga kausap kong pastor, ako pastor, ang kailangan ko lang si Lord, hindi ang pera. Gusto kong sabihin sa kanya, akin na lahat ng nasa wallet mo, 5-5 na. Hindi pala kailangan eh. Kailangan natin yan. Amen. Amen. And dami nating gagawin eh. Ang dami nating mga ibe-bless, ang dami nating sasagipin. So we need financial breakthrough. Pero kahit may pera ka, kailangan mo ang health breakthrough. Kailangan mong gumaling. Kailangan mong lumakas. Kailangan mong lumusog. Hindi po pwedeng ganyan ka na lang. Pangatlo, kailangan mo ng breakthrough sa relationship. Kung ano man yung nangyari sa relationship ninyo, hindi man nag-work, hindi man magandang kinalabasan, o hindi nyo nagustuhan ang kinahinatnan, don't worry. Why? Palaging may plano si Lord sa bawat relasyon natin. Amen? You need relationship breakthrough. Ito yung pang-apat. Kailangan mo ng ministry breakthrough. Kahit pa paano, mag-isip ka naman, how can I support? How can I be part of it? Hindi naman kailangan every Sunday o magpastor kayo o maging musikero kayo o singer or dancer. Yung bang minsan, meron lang kayo halimbawa ang ministry mo, I will bring these people. Invite ko nga ito. Para nagkakaroon tayo ng breakthrough sa buhay natin na at least nabuhay ka nang mayroon kang contributions. Na meron ka man lang at least dinala sa Panginoon. At least meron kang binigay na galing sa puso mo. Oras mo, efforts mo, money mo, time mo, you know, sarili mo. Para lang may gawin ka na hindi para sa'yo. That is a ministry breakthrough. And again, all breakthrough comes when we seek God in prayer. Binabalik ko kayo ngayon sa moment na kailangan nating uling kausapin ng Diyos. Nami-miss na kayo ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, nami-miss ka ni Lord. Alam nyo, nung meron akong mga hinanap sa Bible na mga principles, si David, grabe ang rejection ng batang yan, ha? Parang pag tinignan niya si David, bata pala, nakita naman niya kung paanong nung bata, hindi siya sinama sa listahan ng tatay niya na magiging king. Kundi pa siya pinatawag ng propeta dahil wala ng option, tsaka pala siya pinatawag. At witness sila Eliab nung time na yon. So sa tatay niya, hindi siya options, hindi siya kasama sa choices. Sa kapatid niyang si Eliab, nung time na nag-deliver siya ng keso, ng snack sa gera, ano sabi ng kapatid niya? Anong ginagawa mo dito? Pasaway ka talaga. Iniwan mo yung mga tupa. Pumunta ka doon. Rejected by brother, rejected by father, rejected by his king, his father-in-law, si Saul. Pinapatay siya noon. And after that, yung mga taong nakapalibot sa kanyang 600 na sinasabi mga distress, mga hirap, mga broken, nag-spend ng time si David, naging mga leader niya, at itong 600 people, gusto siyang patayin nung masunog yung Ziklag at matangay yung kanilang pamilya. Bili mo, pinalaki mo, inalagaan mo. Kaya so si David, may prinsipyo yan na makikita mo, nasaktan talaga. Pero paano nagka-breakthrough? Si Joseph, pinagtangka ang patayin, pinagbintangan, end up in prison. Nagkaroon ng breakthrough.
Sila Shadrach, Meshach, and Abednego, sila Daniel. So, pag binanggit mo yung Bible, so many people na talagang nakaranas ng sobrang nasaktan. They've been hurt, they've been down, they've been bashed, they've been devastated. Pero ang ends up, nagka-breakthrough. Why? When you are in under attack, iba-iba ang attack sa atin. Dati, literal na attack. Army, military. Pero iba sa inyo, baka ang attack sa inyo, heart attack. Baka ang iba sa inyo, hurt attack. Hindi heart, hurt. Or baka ang attacks ng iba sa inyo, finances. O iba, baka mamaya, words from other people. Iba-ibang atake. When you are in your under attack, try to find, go to your fortified place. Yung fortified place, yan yung iyong portico, yan yung iyong muog, yan yung iyong sandigan, yan yung pag may missile bunker mo, yan yung kapag mayroong mga pana, shield mo, yan yung pag may sasandalan pader mo, tutungtungan lupa mo, yan yung muog mong matibay na pwede kang makadepende, maging comfort. Na nung time na aatakihin, inatake sila David, nagtanong kaagad si David, 1 Chronicles 14:10, and David asked the Lord, sabi niya, if I go out and fight, will you give me the victory, Lord? Alam mo, si Lord nag-reply naman, may signal eh. Si Lord lang, di nawawala ng signal yun, by the way. Sabi ni Lord, and the Lord replied, yes, I will. Sige, go. Gawin mo. Gawin mo yan. Number one, our prayer is our fortified place. Pangalawa, our pastor's counseling is our fortified place. Pangatlo, our church family is our fortified place. Pag kayo sugatan, nasasaktan, isang sandigan mo yung dasal mo. Pag kayo nanghihina, nahihirapan, isang sandigan mo yung pastor mo. Pag kayo nasasaktan, nahihirapan, isang sandigan mo yung church mo. Kasi minsan hindi tayo makaasa sa pamilya. Kasi minsan di ka makapag-open basta-basta, naiintindihan natin yun eh. Kasi minsan di mo naman masabi sa kapitbahay nyo, yayain ka lang dun sa maboteng usapan. So kaya meron church, may pastors, may family eh. Now you can be it as a fortified place. Pag inaatake kayo, hanapin nyo kagad yung tatlo na yan. Pangalawa, when you're surrounded by enemies, napapalibutan kayo ng mga kalaban, ng mga challenges, situations, circumstances, eto muna, lagay nyo sa isip nito, huwag munang laban ng laban. Huwag munang pirma ng pirma, gora ng gora, huwag munang punta ng punta. Never fight a battle without asking God's will first. Bago kayo magsimula uli sa relationship, magtanong muna kayo kay God unang-una. Bago kayo mag-cut ng relationship, magtanong din muna kayo. Kumbaga, ano ba yung will ni Lord? Ang nangyari sa Chronicles, nagtanong si David, di ba? Lord, David asked the Lord, if I go out and fight, mananalo ba ako? Are you going to give me the victory? Sabi naman ni Lord, yes. Pag kayo na sa middle na ng battle, yung una, wala pa, papalibutan ka pa lang, nasa gitna ka na. Yung bang damage has been done, nangyari na, tapos na, you are facing now the consequence, anong magandang gawin? Nandun ka na. Naatras ka pa ba? Maninisi ka pa ba? Tignan mo na ngayon. During the midst of the battle, tignan mo na how the Lord will bring His mighty breakthrough. Paano siya makakagawa na nung mga panahon na yun, kung saan wala na, nasa gitna ka na mismo ng laban. Hindi ka na pwede kasing bumalik. Hindi mo na pwedeng i-shortcut. Nandiyan na yan eh. Pagbabayaran mo na, haharapin mo na talaga. Anong gagawin mo ngayon? Tingnan niyo yung verse 11 ng 1 Chronicles din. So he attacked them at Baal Perazim and wiped them out. God has used me to sweep away my enemies like water bursting through the dam. That's why the place has been known as Baal Perazim. Ever since, ang meaning daw ng Baal Perazim, the place of breaking through. Naganap ako ng example sa Bible, si David yan. Pangalawang hinanap ko naman na example, si Jehoshaphat. Why? Si Jehoshaphat kasi napagtripan ng tatlong kingdom. Napagkaisan siya ng mga Hittites, ng mga Jebusites, ng mga Midianites, ng mga Ammonites. At nagsama-sama yung tatlo para girahin siya. So outnumbered sila, sukol sila, in the middle ng situation,
Wala. Para bang kumbaga sa ano, walang pera, walang resources, walang connections, wala. So, tapos trap. Paano gagawin mo noon? Wala na. Yung iba ang gagawin, magngangangal-ngal na lang. Maninisi na lang, maglalasing na lang, magwo-walk out na lang, baka nga makaisip pa magpakamatay na lang. Kasi nga wala na eh. Wala nang options eh. Hindi yun options. Hindi kasama yun sa mga options, lahat ng binanggit ko na yan. Alam niyo, pag binasa natin yung chapter 20, verse 1 to 5, tapos verse 20 hanggang 26 ng 2 Chronicles 20, hindi ko na ilalagay lahat kasi masyadong marami. Yung nangyari kay Jehoshaphat eh. Ang ginawa niya, yung mga tao, windang na kalat na utak. Hindi na nila alam ang gagawin. Kasi nga, ano ba mga they don't have enough armory. They don't have enough skills. They don't have enough people. Tapos eto ni mga kalaban. So ano expect mo? Then the people are what? This ano na, lito. Hindi na alam ang gagawin. Eto pa, natatakot na sila. What will happen next? What's next? They takot yun. Tapos lahat yung mga tao, confused. Eto ginawa ng Jehoshaphat. Ang ginawa ng leader, nung time na yon, instead of worrying, nagsimula niyang i-refocus yung tao kay God. Na out of focus sila eh. Binalik niya, sabi ni Jehoshaphat, let's bring back our focus to God. Balik tayo kay God. Pangalawa, instead of dwelling in his fear, nag-resolve sila na ano, hanapin natin ano ba yung gusto ng Diyos. Pangatlo, instead of declaring confusions, nag-declare si Jehoshaphat, sama-sama tayo. Let's all come together. Ang gagawin natin, magpe-pray tayo. Ito gagawin. Pag litong-lito ka na, go back to God. Pag litong-lito ka na, di mo na alam gagawin, seek God. Pag litong-lito ka na, find someone to be together. Maghanap kayo, huwag kayo magsosolo, huwag kayo magkukulong sa kwarto. Maghanap kayo ng tropa, ng friend, ng kamag-anak, ng Christian, ng church, ng family, ng kahit ano kailangan, isiksik mo yung sarili mo. Kasi kung hindi, puputaktihin ka ng lahat ng mga thoughts ng demonyo sa isip mo. Lahat ng mga suggestions, lahat kung ano-ano may isip mo. Kaya kailangan isiksik mo yung sarili mo. Kasi ang tendency, alam nyo ako, ano, pagka kayo in pain, i-isolate mo yung sarili mo. That's what the enemy wants. E bukayo na siya. Alam na natin kung ano gagawin. Pang-apat na ginawa ng Jehoshaphat, they stay focused on truth. Why? Teka. Eh, ito ang sabi sa atin ng Diyos, ito yung gagawin natin. Eh, ba't ba tayo malilito? Kung halimbawa mo, ito yung pinagagawa ng Panginoon, ito yung mga nagiging resulta, huwag tayong mawindang. Agad-agad. Stay focused on truth. Ano nangyari? Ang ending, nung lalaban na sila, di na sila makalaban. Why? Di na nila kailangan lumaban eh. Alam niyo kung bakit? Yung tatlong kaharian na nagsama-sama, sila-sila nag-away-away. Silang tatlong kingdom ang nagpatayan sa isa't isa. So what happened? The result, God confused their enemies. Pangalawa, their enemies killed each other. Pangatlo, ang ganda nitong verse na ito, God turned the valley of battle into a valley of blessing. Basahin ko yung verse, chapter 20, verse 26. On the fourth day, they gathered in the valley of blessing. Dapat yung valley of blood. Dapat yung cemetery nila yon. Dapat yung dun sila mamamatay sa valley na yun, sa lambak na yun. Ang ending, they gathered in the valley of blessing. And then ang nangyari daw, look, because the people praise and thank the Lord there, now they called the valley of blessing today. Kasi nakita nila, nagpapatayan sila. Sila ngayon, mga nanonood, ay, ang cute! And they're killing each other. Sila ngayon, nagre-rejoice habang ano, kantahan sila ng kantahan, praising ng praising, habang nagpapatayan yung mga tao. Grabe, no? Gusto nyo ba yun? Yung bang walang bumibili sa lahat ng paninda nila, lahat ng tao sa paninda mo bumibili? Yung sinasabi nilang hindi mag-grow, hindi bibilin, hindi papan, no one will buy it. The vision, the product, the information, the suggestion, the promotions, the offer, the bidding. Tapos ikaw yung nakakakuha ng lahat ng yon. Alam mo kung anong magandang gawin? Magpuri sa Panginoon. Amen? Amen? Four healthy habits. Apat na bisyo. Sabi mo sa katabi mo, magbibisyo tayo ngayon. Okay? Four healthy habits to experience God's mighty breakthrough. Number one, apat lang ito ha. Pag ito, hindi nyo nasagot. Adik ka talaga. Kaya kailangan masagot yung itong apat na ito. Number one,
At gusto ko maging bisyo natin ito. Yung paglabas mo, nakapasok sa sistema mo yun na this is you. Number one, please don't worry about anything. Pagkagising nyo, pag may problema kayo, pag may perang problema, kalusugang problema, pag mag-asawang problema sa anak, sa asawa, sa kapatid, o whatever, sa jowa, number one, please don't worry about it. Why? Una, wala namang maitutulong talaga pag nag-alala kayo ng sobra. Hindi naman nadadagdagan. Sana nga, kada worry mo, may pisong nalalaglag, no? Wala naman eh. Pag nag-worry kayo, ang nadadagdag sa inyo, kulubot. Ang nadadagdag sa inyo, mga pelegis. Ang nadadagdag sa inyo, consumisyon. When you worry, don't allow worry. Do not worry. Philippians 4:6, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Alam nyo, man's nature is to always worry all the time. Pansinin nyo, pag alas 3 ng madaling araw or alas 2, nag-ring yung cellphone mo or telepono mo, matatakot ka eh. Meron pa bang ganun telepono? Wala na. Pero matatakot ka eh. Uy, ba't matawag? This oras ng gabi ah. Di ba matatakot ka? Huwag ka matakot, sagutin mo sa Amerika yung may $5,000 pinadala sa'yo. Iba oras doon. Kaya lang, nasa isip mo kagad anong matatakot ka. Why? Yung mind mo, naka-incline lagi agad sa takot, sa worry. Kaya sabi ng Matthew 6:34, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Bayaan mo yung bukas ang mag-alala para sa kanya. Inaalala nyo kasi yung bukas eh. Inaalala nyo yung mangyayari, yung iisipin, yung sasabihin. Nagwo-worry tayo too much. Isang bisyong wag na wag natin gagawin, yung worry. Kung may bisyo tayong gagawin, wag na wag tayo mag-worry. Amen? Worry is focusing on my fears instead of God. Alam nyo, pag, ang itsura nyo pag nagwo-worry kayo, nakakita na ba kayo ng rocking chair? Yung nakaupo ka, tapos gumaganon-ganon, hindi ka naman umaalis, nandun ka pa rin. Nakasakay ba kayo dun sa ano? Sa kabayo. Kaya lang, merry-go-round. Yung chubibo, ano tawag naman? Chubibo, ayun. Ano tawag sa Tagalog yan? Chubibo ba yan, Tagalog, no? Pero mo, imiikot ka lang ganyan. Hindi ka naman umaalis. Ganyan itsura mo pag nag-worry. Ito pa isa. Nakakita na kayo ng hamster. Yung takbo ng takbo. Hindi naman nakakaalis. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang hamster. Yung takbo kayo ng takbo, hindi naman kayo makaalis. Ganyan ang itsura mo pag nagwo-worry ka. Hindi naman nakakatulong, pero nagkukulong ka, nag-aalala ka, isip ka ng isip. Wala naman nangyayari. Pangalawang bisyo. Pray for everything. Una, huwag ka mag-worry. Don't worry for anything. Pangalawa, just pray for everything. Pag may mga bagay kayo na hindi nyo alam ang sagot, just pray about it. Hindi nyo na alam kung makukuha ko kaya yung gusto kong sagot sa kanya, pray about it. Makakapasa kaya ako? Pray for it. Maganda kaya magiging resulta ng love result? Pray for it. Makakapunta kaya ako? Pray for it. Ma-approve kaya yung visa? Pray for it. Sasagutin kaya ako ng nililigawan ko? Pray for it. Baka ayaw ni Lord naman ligaw ka muna. Pray for it then. Pray for it. Magsimula kayong magdasal uli. At yung dasal, hindi kailangan yung talagang alalaong bagada tapot manapay. Yung mga malalalim, hindi kailangan ganun kalalalim. Make it simple, straightforward from the heart. Make it straight. Pag napapagod kayo, magpray kayo. Pag may nagsasabi sa inyong wala nang malapitan, meron si Oka malapitan nga. Hindi. Pag wala kayong malapitan, alam niyo pinakamagandang gawin? Nandiyan ang Lord. Malalapitan yan anytime. Kaya lang, pray for it. It's either you carry your own worries or you allow God to carry it for you because God cares for you. Ito yung suggestion ko sa inyo. Hindi ito old school way, pero ito yung suggestion ko. Why don't you find a secured, quiet place to pray? Halimbawa, maingay sa bahay, marami kayong mga ganitong ganyan, mga ganap, mga kuluskos, mga lahat ng andami. Kuskus balungos. Alam nyo kung anong gawin nyo? Mag-decide talaga kayo na
habang tulog pa sila, gumising ka na. Habang wala pang masyadong mga movement, maghanap ka na ng isang place, tapos dun ka magsalita. Dun sabi, Lord, ikaw na bahala, Lord. Pero may sobrang igse, iba, sobrang igse, kikindatan, Lord. Hindi mo pwedeng ganun. Sabihin mo yung laman ng puso mo. Spend time talking to God. There's power in prayer. There's power in corporate prayer. Actually, a prayerful Christian is a powerful Christian. But a prayerless Christian is a powerless Christian. Kasi nga, laging nakadepende na sa sarili niya, hindi na kay Jesus eh. Ito yung pangatlong bisyo natin, mga tol. Ano yung number one? Yung hindi nakakasagot, bahala kayo ha. Ulit, ano yung number one bisyo? Pangalawa. Pray for everything. Pangatlo, wala pa. Thank God in all things. Pag ang ganda ng nangyari, thank God. Pero pag hindi maganda yung nangyari, thank God. Lahat ng dadating sa buhay nyo, malaki o maliit, pasalamatan nyo si Lord. May tanong ako sa inyo, when was the last time na yung grabe yung iyak mo? Ako, may nangyari sa akin one time, nagmamaneho ko sa NLEX o SLEX, hininto ko talaga eh. Hininto ko yung kotse sa gilid. Pagkahinto ko sa gilid, ito, safe naman. Pagkahinto ko doon, doon ako umiyak ng umiyak. Umiyak ako talaga sobbing sa sobrang thankfulness. Yung bang nagmamaneho ka, nagpapatugtog ako noon eh, ng worship song, tapos umaandar na, papunta ako Mauban, Quezon. And then the Spirit filled the entire car with His presence. Nang love niya, sobrang naramdaman ko talaga yung pag-ibig ng Diyos. Ginilid ko yung kotse. Iyak ako ng iyak eh. Baka mabangga ako, hindi na ako makaiyak yung mga tao na umiyak eh. So ginilid ko sa gilid. Ginilid ko. At pag gilid ko, alam nyo, naku, lalo ako umiyak sa pasasalamat. Sabi ko, Lord, thank you po. Kasi naalala ko, dati may motor kami, hindi Yamaha, Yamaguchi. Bago pa mag-Yamaguchi, para kaming si Jody and si Cholo. Naka-mountain bike kami ni Charlita noon. Yun ang dala namin. Pero enjoy na enjoy kami, by the way, sa mountain bike. Ha? Buntis pa siya noon, ha? Habang nakaangkas. So, biglang suddenly, it went down on me. Nag-sink in sa akin. Nung nagdadry ko, ang sarap ng may kotse, hindi ako nauulanan. Hindi ako naaarawan. Umiyak talaga ako. Tapos may worship song pang background. Di mo na mapigil. When was the last time that you are so overwhelmed with thankfulness? Nabuhay kayo ngayon. Ano yung breakthrough sa negosyo? Kumita ng konti ito. Dumating yung promotions. Napatawad ka nito. Nabuhay ka pa ngayon. Munti ka ng iba sa inyo. Hindi, thank you Lord. Yung iba, pag munti ng masak, samput! Yung palalabas sa bibig. Oh, when was the last time? Let me encourage you, find your moment kung saan sobra kang overwhelmed na you cannot say anything but to cry in thanksgiving. Pag naranasan nyo, ma-appreciate nyo si Lord ng sobra. Why? You know, people who have great attitude, yung mga may gratitude, kaya great attitude. Gratitude is the breakthrough attitude. Malalaman mo ang tao na maganda ugali. Alam nyo kung sino? Mapagpasalamat. Konting kibot, binigyan mo ng tissue, ay, thank you. Binigyan mo ng tubig, thank you. Yung konting kibot, naka-thank you ng naka-thank you. Ang liit na bagay. Sabi mo nga sa katabi mo, thank you ah. Come on, look at me. The more grateful you are in your life, the more breakthrough you will have in your life. So, yung bang malaman ng God's will? Halimbawa, may isang bagay kayo na sa whatever it is. Exam, sa tao, sa situation, sa lugar, sa trabaho, sa finances, sa exam, sa mga bagay na hindi natin alam kung ano mangyayaring resulta. Para malaman mo yung God's will, just be grateful in everything. Pasalamatan mo na lang para anuman ang maging resulta, hindi ka magmumukmok, maninisit, magiging maawa sa sarili. Find those things to be grateful. Maging mapagpasalamat kayo. 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Alam nyo, kahit anong mangyari, nasasaktan man, magpasalamat pa rin kay Lord.
Kahit anong mangyari, kaya nyo ba yun? Yung hindi nangyari yung gusto mo, magpapasalamat ka pa rin sa Diyos. Can you do that? Na kahit alimbawang hindi nabuhay, kahit alimbawang hindi talaga lumago, hindi talaga nagbago, hindi siya nag-reply, hindi siya bumalik, hindi siya dumami, whatever situations, you're still thanking God. Ano yung una? Ano yung pangalawa? Ano yung pangatlo? Thank God for everything. Ito yung pang-apat. Last na to. Pang-apat, stay focused on the truth. Stay focused on the truth. Bisyo yan. Kasi laging sasabihin sa iyo ng katawan mo, may problema ka, may sakit ka. Stay on the truth that you're healthy and strong. Laging may sasabihin sa iyo ng wallet mo, wala kang pera, lugi ka, bankrupt ka. Stay on the truth that I am rich. Lagi may sasabihin sa iyo ang isip mo na nagkukulang ka, nagkakasala ka, nagkakamali ka, you're a sinner. Stay on the truth that I am the righteousness of God in Christ. Stay on the truth na of the Word of God saying to you na ano, kasi ang thoughts mo malikot yan. So ang gagawin, fix your thoughts. Think about things. Fill your minds. Kailangan may nilalagay ka sa isip mo eh. Pinifix mo yan, iniisip mo yung mga bawat bagay, pinupuno mo yung isip mo. Philippians 4:8. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Tapusin na natin. One final thing. Fix your thoughts on what is true, honorable, right and pure, lovely and admirable. Pag namiyari daw yan, think about things that are excellent and worthy of praise. Alam niyo sabi ng Proverbs 15:14? Tingnan niyo sa Proverbs 15:14. A wise person is hungry for knowledge, while the fool feeds on trash. Ang matalinong tao daw, gutom na gutom sa knowledge. Pero yun daw mga fool, alam nyo, lagi nilalagay sa isip, basura. Puro basura. Let me close in this verse. Tapusin na natin po. Chapter 4, verse 7 ng Philippians. If you do this, you will experience God's peace, which is far more powerful than we can understand. His peace will keep your thoughts and emotions as you rest in Christ Jesus, or you put your trust in Christ Jesus. Gusto nyo ng peace of mind? Yung pumayapa yung isip na magulo, gumaang yung kalooban. Alam nyo kung ano? Pag ginawa daw natin ito, ano yun? Yung iseset mo yung sarili mo sa katotohanan, mahal na mahal ka ng Diyos. Ipifix mo yung sarili mo sa katotohanan, God will provide. God will save you. God will make sure everything will be fine. Listen to the words of this song. Tapos, we will pray for you. Huwag muna kayong tumayo, pero pakinggan nyo itong songs na ito. Minsan, di nyo na malaman kung paano sasabihin, di ba? Ganito gawin nyo. Ganito gawin nyo. You can read it so very every verse of the song. Pag di nyo na alam ang sasabihin. How could I express? Sing this song as I often do. Every song must end, and you never do. And you never do. Ito pinakamagandang gawin. So I throw up my hands, praise you again and again. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
got just one move. Made my heart stretch wide. I will worship you, Lord. I will worship you. So I throw up my hands to praise you again and again. So that I have is a tayong lahat. Ito yung mga moment we're not going to ask anything. Hindi tayo hihingi, hindi tayo magdi-demand. Pero what we will do today, just fill your hearts with thanksgiving. Basta yun lang, alisin nyo na yung worry nyo ngayon. Alisin nyo na lahat ng alalahanin. Yes, pagod ka physically. Yes, pagod ka mentally. Yes, pagod ka na emotionally. But today, just release your cares, your worries, your fears. Then at the same time, magpe-pray tayo para sabihin, Lord, thank you. Ibang prayer to, hindi yung Lord, gawin mo to, gawin mo yan. No, no, no. Sabi lang natin, Lord, thank you po. Maraming marami pong salamat talaga, Ama. Thank you, Lord, for what you have done, for what you're doing right now. And then I will declare the truth upon your life. Come on, pastors, leaders. We will pray. Lord, thank you. As we laid hands on people, we just want everybody to know how thankful we are. How grateful we are. Thank you po. Salamat po, Lord, sa mga pinagdaanan ng mga nakaraan. Salamat, Ama, sa mga sakit, karamdaman na nalagpasan. Sa mga kakulangan, akala namin din na namin kayang makaahon. Pero here we are today. That's why we are so thankful. That's why we are so honored. We are so blessed, Lord. Thank you po. Akala namin di na makakaraos. Akala namin di na matatapos. Pero thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for what you've done. Thank you for what you've been doing. Thank you for the situations we are in. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. From the bottom of our hearts, Lord, we just want to thank you. Sobrang salamat po sa araw-araw, Lord, na dumadaan. Sobrang salamat po, Lord. For the joy, for the provisions, for the family. Yung mga time that we want to give up, pero Lord, buti na lang nandyan ka. That's why we are so thankful. Thankful for what you brought to us. How far, Lord, you brought us now. Ang layo na ng nangyari sa unang nandun kami. But we are now. Thank you, Lord. 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 So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is the hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm not interested for a king, except for a heart singing hallelujah. Dahan-dahan tayo tumayo. Mas
so I throw up my hands to praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm not the end with her King, except for a heart singing hallelujah. Sabi, kundi awitan ka. Alam namin hindi sapat kahit nga yung awit, kahit nga yung mga pwede namin isambitin. Hindi sapat, Lord. Not enough. Not enough, Lord, to really show our appreciations, our thanksgiving sa sobrang dami ng ginawa mo sa buhay namin at sa sobrang dami pa, Lord. Para bang talagang gaya ng awit, it's not really even fit for you, Lord. Kami nga, parang di pa karapat-dapat, Lord. Eh, lalo pa yung mga bagay na ginawa mo para pasalamatan ka. But tonight, or today, our hearts are overwhelmed, filled with thanksgiving, with gratitude, Lord. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Di na kami magre-reklamo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Di na kami magko-complain. Thank you, Lord, na lang. Thank you, Lord, na lang. Di na kami magtatanong. Di na kami maninisi. Di na kami maghahanap pa ng idadamay. Just thank you, Lord, na lang. Thank you, Lord, na lang, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay namin. Thank you, Lord, for what you have done. For the provisions. For the overwhelming blessing, Lord. Thank you, Lord, po. Maraming salamat. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Okay, ito na. Tapusin na natin. Dalawang kamay. Taas na natin. Dalawang ibig sabihin, pagsuko at pagtanggap. Lord, we cast all our cares, all our worries, all our fears, we surrender to you. Pero kasabay naman ang pagbigay at pagsuko namin sa iyo. Lahat ng sama ng loob, lahat ng mga duda, lahat ng mga takot at pangamba, bigat ng kalooban, kaisipan, binibigay na namin sa iyo, Lord. We cast all our cares for you, knowing that you cares for us. At ngayon naman, tinatanggap namin, Lord. Tinatanggap namin yung blessing. Tinatanggap namin yung miracle. Tinatanggap namin yung healing. Tinatanggap namin yung breakthrough. Tinatanggap namin yung anointing. Tinatanggap namin yung impartations, yung guidance, yung prophetic. Tinatanggap namin lahat ng ito, Lord. At ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ng nagsang breakthrough, sumigaw ng malakas na! Huwag na huwag kayo mawawala sa Sunday. We have a very good service. God bless you. New life.